Hello everyone, my name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Piñas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-based devotions every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906-055-7821. Again, 0906-055-7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. Nagpakasakit, iniwan ng langit. Upang abutin ang aking mundo. Upang ang kinin ng kasalanan ko. Biyaya mo aking nakamtan.
Sa krus ng Kalbaryo, binayaran ng lahat ang kasalanan ko. Hindi ko mangkat na to sa sakit at paghihirap. Niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, sa krus lubos, iyong tinapos. Church, Graceful Sunday, everyone, and welcome po sa ating online worship celebration, of course, brought to you by Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot, sa ngalan po ng bumubuo ng SGC or Solution Grace Church. We welcome you at dalayan ko po na kayo po ay patuloy naming makasama mula ngayon hanggang mamaya, at maging dahilan po ito para tayo po ay simula na ng ating pagsasama. Hindi po ito yung inyong first and last na makasama po namin every Sunday at 11 in the morning. At maraming salamat din po sa mensahe ng awiting ating napakinggan. And I'm so sure kayo po ay napagpala sa mensahe ng inihatid sa atin ng ating praise and worship team. Thank you so much, Solution Worship. Napakinggan po natin at napanood po natin isang napakagandang paalaalang awitin kung saan ay ipinapahayag po nila sa pamagitan po ng awiting ito ang kabutihan,
ang init ng pag-ibig at sakdal at dalisay na pagmamahal sa atin ng Diyos. So, once again, thank you so much, Solution Worship. And of course, not to forget na atin pong napaka-sipag at patuloy natin kasama every Sunday ating host, si Ms. Hebromi Miura. Maraming salamat po sa kapatid na ito. At gaya po ng kanyang paalaala, huwag po natin kakaligtaan na ihanda na ating mga communion elements such as tinapay and yung ating grape juice or any juice na available po sa inyong tahanan. Pwede na po ito. Ang mahalaga at importante ay nauunawaan po natin bakit natin isinasagawa ang pagtanggap ng Holy Communion every Sunday po. Dito yan sa ating gawain bilang pagbibigay po ng luwalhati sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus na direktang may kinalaman po sa ating kalusugan at sa ating kalagayan bilang isang pinaging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Muli po, huwag niyong kakaligtaan na ihanda na po inyong mga tinapay at grape juice. Mas mainam talaga na bigyan na talaga ng panahon na bumili ng grape juice sa mga nagtatanong. Pwede po yan, mas maganda para sabay-sabay po tayo. At nang sagay maihayag po sa ating mga buhay, ang halusugan, at syempre pa ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoon na atin pong ikinoconfess, atin pong idinedeklara bilang isang matagumpay naman ng palataya. And of course, ay hindi rin po natin kakaligtaan ng mga kaibigan natin. Marahil kayo po ay first time na dumalo sa ating gawain, kayo po ay nayakag or na itag na inyong mga kaibigan. Thank you po sa inyong pagpapaunlak at salamat po talaga sa Panginoon. Naniniwala po kami na hindi po aksidente na kayo po ay kasama natin sa ating pananambahan. Dito po yan sa ating online worship celebration. Although ang ating pong church ay meron na rin pong on-site, sa mga nagtatanong, just bigyan nyo kami ng personal message kung maluwag pa yung ating lugar na pinagdarausan na ating pananambahan ay gusto po namin kayong makasama rin in the near future. And thank you so much po. At sa pagkakataon pong ito ay atin pong bibigyan ng daan ating pakikinig ng salita ng Diyos. At sa atin pong pakikinig, ay iniimbitahan ko po muna kayo, tayo po idumulog sa Panginoon, hihingi ng gabay, nang sa gayon ay patuloy po nating maunawaan ang yaman na kapahayagan ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon kung saan kami po ay napagbigyan ng pagkakataon at panahon para pagsaluhan ng iyong kabutihan sa pamagitan po ng aming pananambahan, sa pagbibigay po ninyo ng iyong napakayaman at nananaga na kapahayagan na siya magpapalaya sa amin dulot na iyong biyaya. At mula po dito ay gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang iyong tagapagpahayag at nang sa gayon ay patuloy po namin maunawaan kung ano yung mga tinapos na gawa na aming Panginoong Hesukristo at patuloy din po namin maunawaan ang tunay na tinitibok na iyong puso, aming Aba, aming Ama. Nang sa gayon maranasan po namin ang nananaga ng biyaya at kapayapaan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, aming Ama. Kayo lamang po ang siya maitaas at ang pangalan po na aming Panginoong Hesus sa aming itataas mula sa simula sa gitna hanggang sa wakas na aming pananambahang ito. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. At muli po, maraming salamat for joining us. Ito nga po ating online worship celebration, of course, brought to you by Solution Grace Church. At ako po inyong kasama at makakasama mula ngayon, actually kanina pa, hanggang mamaya, and my name is Laverne Ducot, sa ngalan po ng bumubuo ng SGC. We praise God dahil kayo po ay aming kasakasama sa umagang ito. At pag-uusapan po natin ay napakaganda. Walking in life and peace. Now, yung pong words dito na life and peace sa wikang Griego ay napakaganda po na ibig sabihin ito. Zoe. Zoe, it's the God kind of life. Ito po yung buhay ng banal na spirito na nakamit po natin bilang mga mananampalataya na siya pong nananahan na sa ating born again spirit. And yung word po na peace, in Greek, it's ibane. Because the New Testament was written in Greek. So napakayaman po talaga ng mga salitang ito. At alamin po natin, walking in life and peace. Paano ba tayo lumakad sa ating buhay at kapayapaan? So ang susi po dito, lagi po nating pag-uusapan, napagyaman po sa atin, yung tunay na tinitibok ng puso ng Diyos. At syempre pa, patuloy po natin maunawaan at mapagyaman po sa ating isipan yung mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus. So sa ating pong pananambahan sa araw pong ito, iaalamin po natin, bakit kaya may mga mananampalataya na tila hindi po sila lumalakad
sa buhay at kapayapaan. Bagaman sinasabi po nila, amin na pong tinanggap ang Panginoong Jesus, kami po ay mga mananampalataya na or nakipag-isa na kay Kristo. Christian, born again, Christian. Pero hindi po nagmamanifest sa aming buhay ang tagumpay at hindi po namin nararanasan yung buhay at ang kapayapaan na ipinangako na po sa atin ng Panginoon. Hindi po ba? Alam niyo po, may paalala po sa atin ng Panginoong Jesus na dapat tama po yung ating mga pinapakinggan o yung mga binibigyan natin ng panahon at inilalagay natin sa ating mga isipan. Because ang ating pong isipan, or ito pong ating mind is the main faculty of the soul. Amen. So, importante pala kung ano po yung pinapasok natin sa ating isipan dahil ito po ay may kinalaman din sa ating damdamin at ito rin po ay dadaloy sa ating will. So, importante pala kung ano po yung nilalagay natin sa ating isipan. At narito pong paalala sa atin ng Panginoong Jesus in John 10 verse 8, He tells us, si Jesus po ang nagsasalita po dito, All whoever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Now, if you have noticed, yung pong words dito na thieves at saka robbers were in the plural expression. So, sino po ang pinapatungkulan po dito? Of course, yung mga pariseo, sabi ni Jesus, yung mga magnanakaw, nanauna sa akin, ay nagpapahayag ng hindi tama. Of course, hindi po sila pinakinggan ng kanyang tupa. And of course, kapag tayo po ay hindi po nakakapakinig at tumatanggap ng tamang ebanghelyo, tayo po ay napapagnakawan ng magnanakaw. Sino po yung magnanakaw na tinutukoy po ng Panginoong Jesus in John 10 verse 10? Of course, it's the devil himself. Dahil po ang kanyang job description is to steal, kill, and destroy. Basahin po natin John 10 verse 10a. The thief, referring to Satan himself, does not come except to steal, kill, and to destroy. So ito po ang kanyang job description. So kapag tayo doon po hindi nakakapakinig ng tamang mensahe o yung ebanghelyo, ano po yung ebanghelyo? It's all about Christ and His finished work on the cross. Na dahil po sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, bagaman hindi po tayo karapat dapat, ay nakamit po natin ang katubusan mula sa ating mga kasalanan. Of course, it's undeserved favor. This is grace. So the gospel, it's all about grace of God. It's the gospel of grace. That's the gospel. So kapag hindi rin po natin nakakamit po ito, tayo po yung napapagnakawan ng magnanakaw na tukoy po si Satanas. Pinapatay po yung ating kagalakan at winawasak yung mga testimonyo ng ating buhay. Pero mga kapatid, ang konteksto po ng John 10b until 11, it's about Jesus being our good shepherd. Hindi lamang po siya basta-basta pastol. Na ating kaluluwa siya po ay pastol. Napakabuting pastol. At bilang isang napakabuting pastol, ay ibinigay po niya ang kanyang buhay bilang pagpapatunay na daan po niya ang kanyang buhay bilang pastor sa kanyang mga tupa. Sino po yung mga tupa? Ako at ikaw na nananampalataya po sa kanya. John 10 verse 11 tells us, I am the good shepherd, sabi ni Jesus. The good shepherd gives his life for the sheep. At syempre pa, ito pa yung pinatunayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Talaga naman pong napakaganda po ng layunin ng Diyos kung bakit po niya ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. So as a Christian, if you want to experience life that is abundant, di ba sabi ni Jesus in John 10 verse 10b, I am come that you might have life and have it more abundantly. So for you to experience this life that is abundant, you must see Jesus as your good shepherd. Because as your good shepherd, si Jesus po ibinigay po niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, para po sa ating buhay. Makamit po natin itong Zoe, the God kind of life. At ito po'y pinatunay niya sa krus ng Kalbaryo. John 10, verse 10b, I have come, sabi ni Jesus, that they may have life and that they may have it more abundantly. Take note of the word life in this passage. It's in Greek, Zoe. It's the God kind of life. So nung tinanggap po natin si Jesus, natanggap din po natin bilang kaloob ang banal na spirito sa ating born again spirit. Now, ang banal na spirito po ay mananatili at naninirahan sa ating born again spirit, magpakailanman, hindi na po siya aalis. So ito po yung buhay na meron tayo. Hindi po bios, ha? Kasi sa wikang Griego, meron din pong word na bios, which is, ibig sabihin, bios, it's the natural life. Lahat po ng tao meron ito. Pero ang mga mananampalataya, meron din pong zoe, yun pong advantage natin sa mga wala pang relasyon sa ating Panginoon Jesus. Ito po yung buhay na kagaya ng Diyos. Hindi po nade-depress, hindi nagkakasakit,
punong-puno ng kagalakan. It's the God kind of life. Amen. So napakaganda po ng plano ng Diyos para sa atin. Gusto po niya talaga na meron po tayong relationship sa Kanya, shepherd and sheep relationship. Kung meron po kayong pagkakataon, marahil mamaya, diniscuss po natin itong shepherd and sheep relationship sa ating Wednesday edition ng ating Bible Study Online Solution with Laverne Duhot. Napakaganda po ng pagtalakay po natin dito. Samantala, kagaya po na sinasabi ko kanina, napakaganda po ng plano ng Diyos para sa ating kanyang mga nilalang. Hindi po niya binalak, wala po siyang pakay na ang tao po'y mapahamak o mamatay. This is the truth. Hindi po niya nilayan talaga na tayo po'y mamatay. Gusto po niya mabuhay tayo ng mahaba. Pero ito po ay nagkaroon po ng katuparan, nagkaroon po ng kamatayan ng tao nang ang unang tao, si Adan, ay nagkasala. Romans 6:23 tells us, "For the wages of sin is death, but," ito yung magandang but, "the gift of God is eternal life." Yung eternal po is aionios life in Christ Jesus our Lord. So ito po yung natagpuan natin, ang eternal life sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya talaga po ang Ebanghelyo umiikot kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa. Sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, "For I decided to know nothing except, or among you except, Christ and Him crucified." So tayo po bilang mga pastor, bilang mga under-shepherds, itinilaga po sa atin ng Diyos ang kanyang kawan, yung church. Ito po dapat ang ating ipinapahayag lamang po sa kanila. Si Kristo at ang kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, as human beings, we were created like God. We were created in the image and likeness of God. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kaya po sobrang blessed po tayo. And of course, God is a triune God. Likewise, man is a triune being. Ito po ipinapatutuanan ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ang tawag po dito ay trichotomy. Bagaman meron po ibang mga theologians, they only believe in dichotomy. Pinag-iisa po nila yung kaluluwa at yung espiritu and then katawan. Pero hindi ko po ito pinapaniwalaan dahil hindi po ito pinapatotohanan ng salita ng Diyos. Now, once again, God is divine trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tayo naman po mga tao ay is a triune trinity. Spirit, soul, and body. We are a spirit being who has a soul and who lives in a body. Ito po yung ating house na tinatawag, yung ating katawan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 tells us, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit," that is pneuma in Greek, "soul, psuche, and body, soma, be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So, come on, say this after me. I am a spirit who has a soul and who lives in a body. Yung body po natin, ito po yung case. Ito yung ating house. Amen. So the real you is your spirit. Hindi po yung ating katawan. Bagaman maraming tao po sa ngayon, sobrang busy sa kanilang katawan. Of course, wala naman pong masama. Enhance po natin ating katawan. Pero talagang dito na po nauubos yung kanilang mga kabuhayan, yung kanilang oras. Pangkaraniwan, hindi na po nila nabibigyan ng pansin. At talagang wala nang kapansin-pansin, wala nang panahon sa kanilang espiritu. Bagaman, once again, I'm telling you this truth. Your spirit is the real you. Hindi po yung katawan po natin. Because ito po'y darating at ahantong sa pagkakataon na sakali po, bilang isang mananampalataya, hindi pa tayo ma-rapture sa ngayon, lahat po ng tao ay babawian ng buhay. At ang katawan po natin, itong katawang lupang ito, ay magiging alabok. So sayang naman kung dito po ninyo binuhos lahat ng kayamanan ninyo, lahat ng inyong panahon, hindi nyo po binigyan ng panahon ng inyong espiritu, which is the real you, kasi po ang ating espiritu ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. Ang tanong, saan mo yun i-spend? Sa lugar kung saan nandun ang Diyos o sa lugar kung saan wala ang Diyos? So hindi na po mamamatay ang inyong espiritu. And this is the real you. So, importante po, ano talagang pinagtutuunan natin ng pansin? Hindi po yung katawan, mga kapatid. So, each part has its own function. We are spirit being who has a soul and who lives in a body. Now, meron pong kanya-kanyang function po ito. May kanya-kanyang sangkap. At iisa-isahin po natin yung mga napakakamanghamanghang ginawa po ng Diyos sa isang tao. We were created in the image and likeness of God. Hindi ba doon palang panalo na po tayo? Simulan po natin sa spirit. Ang spirit po ay binubuo ng communion, intuition, and of course, conscience. Number 2, soul. We have a soul.
It consists of mind, emotion, and will. Of course, the mind is the main faculty. Dahil dito po dumadaloy ang lahat ng bagay kung saan ay ito po ay dadaloy din sa inyong mga emotion and of course sa inyong will. And of course, sa ating katawan ay binubuo rin po ng tatlo, the flesh, the bones, and the blood. Yung ating pong flesh ay tayo po ay binabase natin kadalasan ang ating mga pagdidesisyon using the flesh ay sa pamagitan po ng ating sight, sound, smell, taste, and touch. Ito po yung tinatawag na five senses. Now, ikaw at ako bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, this is good news. Tayo po ay nakikaisa na rin po niya sa kanyang espiritu. 1 Corinthians 6 verse 17, but he, ikaw yun at saka ako, who is joined to the Lord is one spirit with him. Amen. Di ba? Tayo po ay kaisa na ng Panginoong Hesus Kristo. We are one spirit with the Lord. Amen. Kung totoong nakipag-isa ka na kay Kristo, eh bakit ganun? May nagtanong po sa akin one time, bakit ganun hindi ko nararanasan yung buhay at kapayapaan na ipinangako na sa akin ng Diyos mula sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus? Now, ito po yung pag-uusapan natin. Bakit nga ba hindi po natin nararanasan? Bagaman sinasabi ng iba, mananampalataya na ako, pero sa panahon ngayon, lalo tigit, itong pandemya, talaga naman bagsak na bagsak ako. Punong-puno ako ng kalungkutan sa buhay at punong-puno rin po ng pangamba ang aking bawat araw sa pagharap sa kinabukasan. So, alamin po natin bakit po kayo nagaganap po ito sa ating mananampalataya. So, tutukan nyo po itong ating pananambahan, itong ating pag-aaral kasi it's a matter of life and death. Pinag-uusapan po natin dito ay buhay at kamatayan. Kapag mali po ang inyong pinapasok sa inyong isipan, maghahatid po ito sa inyong sa kamatayan. Pero kapag tama po at lubusan po kayo nakatutok at nakikinig talaga, ito po yung magbibigay sa atin ng buhay. Amen, napapagyaman. At makikita po ng mga kaibigan ninyo, anong meron ka, kakaiba ka. Pare-parehas tayo, merong pitong araw sa loob na isang linggo. Meron tayong 24/7, pero iba ang aura mo. Ibang klase ka, punong-puno ka ng kagalahan. Bagaman ang buong mundo ay nagluluksa at nalulungkot at nalulumbay at binabalot ng takot ang kanilang mga puso. Pero bakit ganun? Ibang-iba ka. So ito po yung dapat nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Pero ang tanong ng marami, sana ilan lang, ano? Pero marami, bakit nga kaya hindi ako nagtatagumpay at hindi ko nararanasan ang buhay at ang kapayapaan sa aking buhay, sa aking paglakad bilang isang mananampalataya? So bilang pagpapatuloy, kilalanin po natin ang ating espiritu. Kasi pangkaraniwan, hindi po nakikilala ng tao, ano itong nangyari sa aking espiritu? Nabibigyan po natin ng panahon sa araw pong ito. Once again, ating espiritu po ay binubuo ng tatlong sangkap. Communion, sabihin niyo po communion, intuition, and of course yung ikatlo ay conscience. Isa po sa mga sangkap ng ating espiritu ay communion, kung saan po nakikipag-ugnayan po ang Diyos sa atin. Because God is a spirit. John chapter 4 verse 24 tells us, God is spirit and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. So the real you is your spirit na nakatira po sa loob ng inyong katawan. Ito po ay dapat malinaw po sa atin. Ang katawan po ay bahay lang na iyong tunay na pagkatao. Ang iyong tunay na pagkatao, ang tunay na ikaw, the real you, is your spirit. So dito po talaga, nagbigay po ng tuon ang ating Diyos, ating espiritu. Kaya hindi po talaga tama na pagtuunan nyo ng pansin. Pagtuunan ninyo na iyong kayamanan, ng inyong panahon, ang inyong mga katawan. Wala pong masama, i-enhance po natin yung ating itsura. Pero dapat po ang tuon natin talaga sa ating espiritu. Paano po natin binibigyan ng tuon natin ating espiritu? Kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, umaaten po ng mga church service dahil nakikilala po natin ang ating espiritu. And I praise God, kayo po ay kasama namin sa ngayon. Ibig sabihin, meron kayong pagnanasa para kilalanin po ang mga naganap sa inyong espiritu. Amen. Bilang isang mananampalataya. So the real you is your spirit na nakatira po sa loob ng iyong katawan. Ang katawan ay bahay lang po ng iyong tunay na pagkatao, ang iyong espiritu. Ang katawan na wala pong espiritu ay patay. Ibig sabihin, wala po itong buhay. Dahil ang nagbibigay po ng buhay sa inyong katawan, sa aking katawan, ay ang espiritu. Basahin po natin Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust on the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being. Dahil ito pa isang patunay mula naman po sa New Testament. In James chapter 2 verse 26. For as the body without the spirit is dead. So ang katawan pong walang espiritu, patay. Kaya po yung mga wala pong relasyon sa Diyos, kapag wala po siyang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos,
patay po siya. Patay yung kanyang espiritu. Kung patay ang inyong espiritu, of course, unti-unti rin po namamatay ang inyong kaluluwa at ang inyong katawan. Ito rin po ang nangyari kay Eva at kay Adan. So, ganun din po kapag wala po kayong relasyon sa bugtong na anak ng Diyos, unti-unti po ito mararanasan. Ang tawag po dito ay nagkakaroon po ng corruption of the mind because the main faculty of your soul is the mind. At nagkakaroon po ng paghina ng katawan sa ating katawan. That would lead to death. Amen? Ito po ang dapat nating naiintindihan. Ang tao pangkaraniwan, baligtad. Nandito po sila lagi sa katawan at sa soul. Wala silang pakialam at wala silang knowledge about the spirit. Nakakaligtaan po natin. Pero baligtad pala, no? Imposible po kayong magtagumpay sa buhay kapag ganito po yung pagkakasunod-sunod. Dapat nagsisimula sa spirito, sa kaluluwa at sa inyong katawan. So tayo ang espiritu lamang po may kakayahan makipag-ugnayan o makipag-communion with God because God is a spirit and He must be worshipped in spirit and in truth according to John chapter 4 verse 24. Ang tunay po na pagsamba ay spiritual communion with God. Amen. Dahil ang Diyos po ay espiritu, ganyan din po ang tao. So ang Diyos ay nasa mundo ng espiritu. Ito yung tinatawag na spirit realm. Kaya po wala po siya sa mundo ng natural o karnal. Kung saan nandito po tayo, ito yung tinatawag na physical realm, the natural realm. Kaya marapat lamang po natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kaya tayo po mga mananampalataya, hindi tayo dapat nabubuhay sa ating flesh using our five senses. Dapat tayo pinabubuhay walking in the spirit. Di ba sabi in Romans chapter 12 verse 2? And do not be conformed to this world. Bakit? Dahil po kung magkoconform po kayo sa mundo, ang mundo po ay lumalakad using his five senses. Now, tayo po, we walk in the spirit. We walk by faith, not using our sight. Hindi po natin ginagamit yung ating feelings. Hindi po, we walk by faith. And do not be conformed to this world, but be ye transformed by renewing of the mind. Ito po ang beauty. Kung kayo pinakakatin ng Bible study, ng pagsamba every Sunday, nagkakaroon po na tinatawag na renewing of the mind. Bakit po kailangan natin ng renewing of the mind? That we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. So ang sistema pala para ma-prove po natin what is that good, acceptable, and perfect will of God, huwag po natin gagawin yung sistema ng mundo. And do not be conformed to this world using the five senses. Mapapahamak po kayo. Kung paano po sila napapahamak, mapapahamak din po tayo. So, we do not commune with God through our body. Hindi rin po. It's true. Sometimes, no? Nararamdaman po natin ang Diyos. Sinasabi ng iba, uy, may goosebumps ako, kinikilabutan ako. Pero huwag po kayo mag-rely po pangkaraniwan doon kasi ang Diyos po ay spirito. Of course, may mga pagkakataon na nararamdaman po natin siya. Pero hindi po ito dapat ang ating pinagbabasihan. O di tayo dapat nakadepende po dito. Dahil sabi nga po ng John chapter 4, verse 24, ang Diyos po ay spirito. So siya po ay marapat nating sambahin sa espiritu at katotohanan. So every time we commune with God, we do not depend on our flesh using our five senses. Diba? Napangkaraniwan, ito po ang sinasabi ng ibang tao, uy, nararamdaman ko ang Diyos. Paano pag hindi mo na nararamdaman? Ang pakiramdam nila, napakalayo ng Diyos. Hindi po. God will never leave you nor forsake you. Yun po yung promise niya sa atin. Eh, hindi ko nararamdaman eh. Kaya nga po, by faith, diba? Hindi ko nakikita. Kaya po, by faith. We walk by faith and not by sight. Kaya po, hindi talaga marapat na tayo po ay nagbabase sa ating pakiramdam. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 tells us, for we, sino po yung we dito, believers like you and me? If you have received Christ as your Lord and Savior, ikaw po yung we dito. For we walk by faith, not by sight. Galatians chapter 5 verse 16, sundan pa po natin. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Also, we cannot get in touch with God through our soul. Kanina pinag-usapan natin, we cannot commune with God through our body. And today, hindi rin po tayo pwedeng makipag-commune with Him through our soul using our mind, our emotion, and will. Hindi po pwede po iyon. Kasi nga po, God is a spirit. Amen? So ito po yung communion. God is we could commune with Him through the Spirit because God is Spirit. So we must worship Him in spirit and in truth. And this time, pag-usapan naman po natin intuition. Ito yung ikalawang sangkap na bahagi po na ating espiritu.
At whenever you make a decision, whenever you have to decide on something, huwag po kayo nagmamadali. Do not rush. Huwag po ninyong gagawin yun. Kasi pangkaraniwan, pag excited po tayo, minsan nakakaligtaan na po natin ang Diyos. No? Listen to what God is saying to you through your intuition. Ito po yung ikalawang sangkap na ating espiritu. Alam niyo, since buhay na buhay po yung ating mga espiritu, because the Holy Spirit indwelling our born-again spirits, kapag buhay po yung espiritu, since ito po yung nandito po, bahagi po ang ng iyong spirito, ang intuition, ikalawang sangkap po ito, eh buhay na buhay din po ito, of course. Because God works through your intuition. Because your intuition is quicker than your soul and body. Kaya nga po hindi tayo nagdidepend sa ating isipan, sa ating katawan. Hindi po. Huwag po tayong magdepende sa ating understanding. According to Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Dahil nasa atin nga po ang banal na Espiritu ng Diyos, buhay na po ang Espiritu. At ang sangkap nito yung tinatawag na intuition. Just follow the intuition on the inside and you'll get used to it. Ito po yung meron tayo na wala po ang mga tao sa mundo. Kaya nga po, ito po yung beauty na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kasi hindi natin ito pangkaraniwan napapakinggan sa church na meron pala tayong biyaya, yung ating intuition. Whenever you have to make a decision, you pray, you listen to your intuition. Dito po kumikilos ang Diyos. Amen. At yung pong kutub natin, I think kutub po ito sa Tagalog, ano? Yung pong mga unbelievers, meron silang kutub pero hindi pwedeng panghawakan. Kasi kung unbeliever po kayo, patay po ang espiritu, patay din yung inyong kutub. Pwede kayo din sa kapahamakan. Pero kapag kayo po ay pinaging buhay sa iyong espiritu dahil nabuhay na po, ito natawag na regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So, since buhay na po ang inyong espiritu dahil naninirahan po sa inyong espiritu, sa born again spirit, ang banal na espiritu ng Diyos, buhay din po ang inyong intuition. So, dito naman tayo sa ikatlo, yung tinatawag nating conscience, pag-usapan po natin, which is also part of our spirit. So, dito po, bilang mga mananampalataya, you have to be conscious na malinis na po ang inyong conscience. Ang conscience po, yung word na ito in Greek, it's also the same as consciousness. Interchangeably, ginagamit po ito sa Biblia. Conscience at saka consciousness. Narito po ang patunay sa mga talatang babasahin ko sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 2. Kung saan ginamit po dito in King James Version, conscience. Sa New King James Version naman po ay consciousness. So isang meaning lang po ito. It's the same word. So basahin po natin Hebrews 10 verses 1 to 2 in King James Version. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things which can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Verse 2, for then would they have not ceased to be offered, because that the worshippers once purged or purified should have had no more conscience of sins. So ginamit po sa King James Version, conscience of sins. Hebrews 10 verse 2 in New King James Version naman this time. For then, would they not have ceased to be offered? For the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins. So ano po sinasabi po ng mga talatang ito? Once again, Hebrews 10 verses 1 until 2. Sinasabi po ng mga talatang ito, kung nag-work po yung sacrifices in the Old Covenant, sana po wala na silang conscience or consciousness of sins. Kasi po every time they offered the lamb sacrifices or bullocks or goats, ito yung ginagawa po nila on the Day of Atonement, Yom Kippur. So meron pa rin po silang conscience or consciousness of sins na kinakailangan po nilang mag-alay next year. Kasi ito po yung ginagawa po nila every single year. Ito po yung Yom Kippur na tinatawag. Pero sa kabila po nito, they still have this conscience of sins or consciousness of sins. So marapat lang po sa kanila, sa mga Hudyong ito, na sila po ay conscious pa rin sa kasalanan nila because wala pong kakayahan yung mga bulls and goats to take away the sins na kanila pong ginawa sa kanilang mga buhay. Wala po itong kakayahan. Basahin po natin Hebrews 10 verses 3 to 4. But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. Why? Because verse 4 tells us, for it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. So wala pong kakayahan na pawiin, tanggalin po ng mga dugo ng mga hayop ng bulls and goats ang kasalanan ng mga Hudyo sa kanilang panahon.
Pero tayo, praise God, binigay po ng Diyos sa kanyang kordero, who is His Son, Jesus Himself. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus was successful. He took away the sin ng mga taong nanampalataya po sa kanya. Kaya po, yung pong mga pag-aalay nila in the Old Testament was just a shadow of good things to come in the New Covenant. So Jesus po yung tinutukoy po dito. So, kung kaya po ibinigay po sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, because in the Old Law-Keeping Covenant, hindi po nag-work. Hindi po nagkaroon po ng mahabaang kapangyarihan. Hindi po natanggal yung kanilang mga kasalanan. Kapag sila po yung nagkakasala, in those days, tinatakpan lamang po ng mga dugo ng hayop. Tinatakpan for just 12 months. Pero po, sa dugo po ng kordero ng Diyos, nung ibinigay niya po sa atin si Kristo, hindi lamang po tinakpan na ating mga kasalanan. Pinawi niya po ito sa krus ng Kalbaryo. So that today, dapat wala na po tayong conscience or consciousness of sins. Pero pangkaraniwan sa mga churches, tinuturo pa rin po sa atin, dapat maging conscious kayo sa inyong mga sins. Dapat kinukonsensya pa rin kayo ng mga kasalanan ninyo. Mali po ito. Kasi akala ng ibang mga preachers, the more po tayo kinukonsensya na ating mga kasalanan at gagamitin po sa atin yung Ten Commandments, lalo tayong pagiging banal. Hindi po. Ito po ay salungat sa sinasabi ng Biblia. Ang purpose po ng Ten Commandments ay para lalo mong makita ang ikaw ay makasalanan. At sana, you would come to realize yung need mo for a Savior. And that's why binigay po sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hebrews 10 verses 9 to 10 tells us, "Then He said, 'Behold, I have come,' sabi ni Jesus, 'to do your will, O God.' Now, what's the will of God? It takes away the first." Ito po yung first, yung Old Law-Keeping Covenant of Moses. "That He may establish the second, which is the final covenant, which is the covenant of pure grace." Wow! Verse 10 tells us, "By that will, by that covenant, we have been sanctified or set apart through the offering of the body of Jesus Christ once for all." So, as a child of God, mga kapatid, this is really good news. On the basis of the finished work of Christ on the cross, dapat wala na po tayong conscience or consciousness of sins. Kasi po, every time po na wala, dinideklara po natin, hindi na ako makasalanan as a child of God. As a believer, as a born-again Christian, you are giving so much glory sa Diyos and you are giving so much value sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus. Pero kapag kayo po ay conscious pa rin about three sins, inahalin tulad mo lang yung dugo ni Kristo sa mga dugo ng hayop. Binababa po natin yung uri noon. Hindi po tama yon. So tayo po dapat, wala na po tayong consciousness of sins. Or conscience, dapat po, yung conscience natin, hindi po kagaya ng mga Hudyo. Dahil po inaalay nila mga dugo ng hayop. Tayo po ang inialay po ng Diyos. Hindi po tayo nag-alay, ang mismong Ama ng ating Panginoong Jesus. Ibinigay niya po sa atin ang kanyang kordero. At dahil po sa korderong ito, walang bahid ng kasalanan, pinawi niya po lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future sins, said na said. So dahil po dito, dapat wala na po tayong conscience or consciousness of sins. So every time po na talagang sinasabi natin, hindi na ako makasalanan, I am the righteousness of God in Christ Jesus, binibigyan mo ng duwalhati ang Diyos. Pinaparangalan mo ang mga tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya naman, nagtatagumpay po tayo sa buhay. Pero salungat po ito sa nararamdaman ng maraming mananampalataya sa ngayon. Still, naniniwala pa rin po sila. Sila'y makasalanan. Conscious na conscious pa rin po sila sa kanilang mga kasalanan. Nako, hindi po ito ang ebanghelyo, mga kapatid. Kasi kung ito po inyong ginagawa pa rin po sa kasalukuyan, hindi po katakataka kung bakit hindi po nyo nararanasan yung buhay, yung zoe, at kapayapaan, yung ibrain na inilaan na po sa atin ng Diyos on the basis or through the finished work of Christ on the cross. Kaya nga po ito pong kaibahan ng Old Law-Keeping Covenant sa New Covenant of Pure Grace. Ang nagpapahiwalay po sa kanilang dalawa para po ma-appreciate po natin yung New Covenant of Grace, of Pure Grace, yung krus ng ating Panginoon Hesus Kristo. This is the dividing line of human history. Ito po ang naghihiwalay sa bawat isa. Kaya nga po, ang bagong kasunduan ay tinuturing na Euangelion. Sa wikang Griego, it's got the gospel. The good news. Amen. So sa kabila po ng mga katotohanan ito, hirap na hirap pa rin pong tanggapin na maraming mananampalataya na siya ngayon ay hindi na makasalanan. Sa katotohanan, ikaw ngayon ay matuwid dahil wala na pong maruming konsensya. Kasi kapag marami po inyong konsensya, alam niyo, maghahatid po ito sa depression. Dito pa nagsisimula ang depression eh.
maraming konsensya. Bagaman born again Christian ka na, maraming konsensya. Bakit? Ito po yung uusbong ng inyong kalungkutan. Bakit nakatanong po kayo sa inyong nakaraan? Punong-puno kayo ng regret, sense of guilt. Sasabihin mo sa sarili mo, kung sana man lang, diba? Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Yan lagi ang sinasabi mo. Kaya po nagpo-produce po ito ng lungkot. Meron namang ibang tao, lagi pong nakatingin sa kanilang hinaharap. Wala pong nangyayaring masama, talaga namang inaabangan na po nila. Sobrang conscious po sila sa mga bagay na mga masasamang mangyayari po sa kanila. Ano pong naidudulot po nito? Kung yung pagtingin mo sa yung nakaraan ay lungkot, dito naman po ay takot. Kasi hindi, nakatingin ka dito, overthinker ka, hindi mo na-appreciate yung kasalukuyan, the present, also known as gift. Amen? So dito po, ang nag-uugat po ito, self-condemnation. Condemnation. Dulot po na isang maruming konsensya. Bagaman Christian ka na, born again Christian ka na. So ito po, nakakalungkot na kalagayan po ng marami mana ng palataya sa ngayon. Kaya naman po, hindi po niya nararanasan yung buhay at kapayapaan na inilaan na sa kanya ng Diyos. Take note ha, inilaan. Past tense, ibinigay na. Ang problema, hindi niya alam. Kaya po, hindi niya tinatanggap. Pero praise God, kayo po ay kasama namin sa ating pananambahan sa ngayon. Kaya po, ipinapaalam po ito sa inyo ng Diyos. Amen. Romans 8 verse 10. This time, basahin naman po natin ang mayamang talatang ito. Dito po tayo iikot. Verses 8 until 11. Romans 8 verse 10 muna tayo this time. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. So every time you feel down, depressed, ito po yung tinatawag na death sa atin pong soul. Kasi po sa mind, which is of course, this is the main faculty of the soul, dito dumadaloy kung bakit po tayo ay nadadown or nadidepress. Diba? Ang depression po, ang mga simptomas nito, gusto mo na lang nag-iisa, hindi ka na lang kumikibo, or aburido, mabilis mainis, or bigla na lang umiiyak, at gustong-gusto po ng mga depressed, umihiwalay sa maraming tao. Ayaw po niya nakikihalubilo sa maraming tao. Now, this is death. Nagmamanifest po ito na death sa inyong, yung depression sa inyong kaluluwa. At hindi po ito healthy. Nagdudulot din po ito ng yung death po na ito, ang manifestation nito sa inyong katawan ay constant fatigue, konting galaw mo lang, pagod ka na. Of course, sicknesses and diseases. Kasi ang tumitimon po sa inyong katawan ang inyong kaluluwa. Di ba kapag meron tayong iniisip na masama, kapag lungkot ka, di ba nalulupay po yung inyong katawan, yun po ang hindi magandang nagagawa po nito. Kapag meron tayong ipinasok ng mali sa ating isipan. But, ito po ang good news mga kapatid, Romans 8 verse 10b. But the Spirit is life because of righteousness. So meron pong buhay na naganap, meron po tayong tinanggap buhay, na buhay dito, yung Zoe, yung pong buhay dito, it's the God kind of life sa ating espiritu. Why? Because tayo po'y pinaging matuwid na ng Diyos pamagitan ni Hesus Kristo. So take note, the righteousness, it's not something that you do. Hindi niyo po ito ginagawa, it is who you are because of what Christ did on the cross. Yung righteousness po, it's a gift, Romans chapter 5 verse 17. Ito po isang regalo. So, tinatanggap ang regalo. It is not something, uulitin ko po that you do. No. Hindi po righteousness yun. Yung righteousness po, it's who you are because of what Christ did on the cross. It's a gift. Ito po ay nakamit mo bilang regalo. Dahil on the cross, divine exchange happened. Jesus became sin on the cross. Paano po siya naging kasalanan? By receiving your sins. Now, paano po tayo naging matuwid? By receiving His righteousness as a gift. 2 Corinthians 5 verse 21, For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. So once again, balik po tayo sa Romans 8 verse 10. And if Christ is in you, di ba? Tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, the body is dead because of sin. Kasalanan, bakit po kaya? Kasi pag hindi po tayo naniniwala, wala tayong pananampalataya. This is sin, di ba? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Pero buti na lang, hindi po ito minamagnify ng Diyos. Hindi na po ito ibibilang laban sa atin. Kaya po ang turing sa atin ni David, blessed po tayo. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Even though we fail most of the times, pero bakit po tayo blessed, sabi ni David? Because those sins, yung atin pong kakulangan ng pananampalataya, ay hindi po i-impute na po sa atin ng Diyos. So nagkakamali pa rin po tayo. Pero, di ba, nag-manifest po ito as death.
But praise God, tayo po ay may buhay sa ating espiritu because of righteousness. Now, ito po yung question natin. How can I get that life in my spirit? Yung pong life na ito ay nasa yung espiritu. Paano po ito dadaloy sa inyong kaluluwa, sa inyong isipan, sa inyong emotions, sa inyong will, para mag-manifest po ay maihayag sa inyong katawan? Para makita po natin ang kalusugan po ay talaga naman pong nananagana sa ating katawan. Ganon din po ang buhay sa inyong isipan at kapayapaan. Kasi ito po ang kailangan natin, kapayapaan sa ating kaluluwa at buhay sa inyong katawan. So paano po ito dadaloy mula sa espiritu? Kasi dapat po magsimula sa espiritu, hindi po yung baliktad. Hindi po sa katawan. Kaya maraming tao sa ngayon, masyadong focus sila sa kanilang katawan. Hindi po ang sistema ng Diyos baliktad. Diba sabi ko po sa inyo kanina, Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world. Huwag natin gayahin ang sistema ng mundo. Ang mundo po talaga nagbibigay ng panahon sa kanilang katawan. Hindi po, baliktad ang Diyos. Sa Diyos Espiritu. Dito tayo maglagak na ating panahon. So paano po dadaloy po ito? Once again, how can I get that life in my spirit to touch my soul para po matapos itong depression na ito? And then flow into my body. Is this possible? Yes, this is possible. Romans 8 verse 11, ito po yung sinasabi ng next verse. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead, take note, ang bumuhay po sa ating Panginoon Hesus Kristo, yung banal na espiritu. Ang banal na espiritu ito, siya rin po mismo ang nananahan sa ating mga espiritu. Na naging sanhi para tayo po yung magkaroon ng Zoe. Ito po yung Zoe. Ito po yung buhay ng Diyos na nasa atin. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your immortal bodies through his spirit who dwells in you. Wow! Ito maganda pong kapahayagan dito. So, kung kayo po yung mga born again Christians, meron na pong nananahan sa inyong banal na espiritu. So, itong banal na espiritu na tinutukoy po ng talata natin na binasa in Romans chapter 8 verse 11, ito rin daw po yung espiritu bumuhay kay Kristo Jesus. Isipin po natin yun, ha? Yung espiritu na bumuhay sa ating Panginoon Hesus Kristo mula po sa kamatayan, ang siya rin po magbibigay ng buhay sa ating mga mortal bodies. Wow! Amen! So, the Spirit who raised Jesus from the dead will also give life to your immortal bodies through His Spirit who dwells in you. Now, ang tanong nga po natin, paano po dadaloy ang buhay na ito na punong-puno na po ng buhay ang ating katawan sa ating kaluluwa? Nang sa gayon, maranasan po ng ating kaluluwa kapag ito po ay nararanasan at na meron na pong kapahayagan na yung buhay, dahil nga po itinuturing na po ng Diyos sa ating espiritu na matuwid sa kanyang harapan, itong buhay na ito dadaloy sa inyong kaluluwa. Ngayon, pag ito po ay dumaloy sa inyong kaluluwa, tapos na po ang panahon ng depression. This is true. Hindi po ito nauunawaan ng maraming mananampalataya, pero this is true. Isipin niyo po yung espiritu pinag-uusapan natin. It's the same spirit who raised Jesus from the dead. Siya rin po ang kakalinga sa inyong kaluluwa. Ngayon, pag ito po ay may kapahayagan sa inyong kaluluwa, wala na pong paraan ang kalaban para kultihin ang inyong isipan, para maghatid sa depression, sa buhay na punong-puno ng kalungkutan dahil masyado kayong bumabalik sa inyong nakalipas, o kaya naman buhay na punong-puno ng pangamba na palagi inyong tinutuunan yung mga mata sa mga bagay na hindi pa naman nagaganap pero natatakot na po kayo. Pero kapag ito po ay hinipo ng buhay na ito ang inyong kaluluwa, tapos na ang panahon ng depression. At ito po ay dadaloy din, magkakaroon po ng kapahayagan sa inyong katawan. Tapos na rin ang panahon na anumang sakit at karamdaman. Mga kapatid, this is really powerful. Pero pangkaraniwan, hindi natin matanggap. Kasi parang weird. Actually, nung pinabasa ko po ito, sabi ko, Lord, yung espiritu na bumuhay sa Panginoon Hesus Kristo, siya rin ang espiritu na nananahan sa ating espiritu. So, posible yun, mga kapatid. It's possible na the days of depressions will be over and the days of sicknesses will be over kapag ito po yung nagkaroon sa atin ng kapahayagan. So, paano po natin makakamit ang mga bagay na ito? Of course, you want the life in your spirit to touch your soul, which brings peace of mind, di ba? And of course, pag ito po ay nag-flow sa inyong mga katawan, that results in healing and health and renewal of youth and strength. In other words, wholeness. Kaya pala wholeness eh. Sa pulpo ang kabuuan ng ating kaluluwa, kasama ng ating katawan. Now, have you noticed, saan po nagsisimula? Sa espiritu. Gaya po ng sinabi ko kanina, maraming tao sa ngayon,
ang sobrang busy sa kanilang katawan. Talaga naman pinaglalagahan ng oras, ng pera, ng kanilang kabuhayan yung katawan. Hindi po binibigyan ng panahon ng kanilang espiritu. Ngayon, mawawala po ang katawan. Ito po'y babalik sa alabok. Pero yung espiritu po'y mananatiling buhay. Kapag tama po, kapag kayo po'y tumanggap sa anak ng Diyos, at kapag naunawaan po natin na ang banal na espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo, na siya pong nananahan din sa ating espiritu, kapag ito po, ang banal na espiritu ay dumaloy sa ating kaluluwa, wow, ang mga panahon po ng depression ay tapos na. This is true. At may ipapahayag din po ang kagalingan sa ating mga katawan. Amen. Kaya naman po mararanasan po natin renewal of youth. Amen. Healing and health, or in other words, wholeness sa ating katawan. So, your spirit is a, ito yung regenerated na nangyari. Dito po nangyari yung tinatawag na regeneration. Born again po ang ating spirit. The spirit indwelling you, your born again spirit, ay nandito po yung tinatawag na buhay dahil po sa katwiran. Buhay na punong-puno ng buhay na dapat po nararanasan din ng ating mga kaluluwa at ng ating katawan. Gusto po ng Diyos na maging aware and conscious po tayo about His righteousness that was imputed to us as a gift when we receive Christ doon po sa ating mga buhay. So ito pong righteousness na ito dapat po ay maging conscious po tayo, maging aware po tayo that we are now the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So every day, paano po natin gagawin po ito? Paano po magiging conscious po ang isang mananampalatay? Every day, be conscious that you are now the righteousness of God in Christ Jesus by confessing, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Eh, Pastor, hindi ko nararamdaman eh. Di ba, we walk by faith and not by sight. Kahit hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita, still confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. And kapag ito po'y ginagawa natin, tatanggapin po natin ito. Dahil ito po ang katotohanan. 2 Corinthians 4, verse 13. Ito po ang sistema ng pananampalataya. This is how faith operates. Pag nagsasalita po tayo, basahin ko po muna sa inyo. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So dapat pala nagsasalita po tayo. Dapat kinoconfess natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi pag hindi po kayo nagsalita, meron po kayong maririnig ng mga tinig sa inyong mga tainga. Ngayon, pag lagi niyo po ito pinapakinggan, maniniwala po kayo dito. Alam niyo, ito po yung mainam na sangka para ang isang tao po yung ma-depress. Di ba, pansinin niyo po yung mga depress. Meron silang lagi napapakinggan. Kasi hindi po sila nagde-declare. Bagaman mananampalataya po ito, hindi niyo po kinoconfess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pero po yung nararamdaman na sakit sa katawan, ano po i-declare natin? I am the healed of God. Come on, church, say it. After me, I am the healed of God. I am the righteousness of faith of Christ. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ito po ang kinoconfess natin. So always confess that you are the righteousness of God until you feel it in your soul. Kailangan po talaga bumaon sa inyong mga kaluluwa. Yung mga tipong, kumbaga parang ito na yung muscle memory mo. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kung may karamdaman po kayo, I am the healed of God. So, dapat maramdaman po natin ito sa ating kaluluwa, sa ating isipan, sa ating damdamin at sa ating kalooban. Until maranasan po ito maipahayag sa ating katawan. Kasi po, ang tumitimon sa inyong katawan ay ang ating kaluluwa. Kung ano po ang pinapasok natin sa ating isipan, sumusunod lang ating katawan. Kapag sinabi mo, may sakit pa rin ako, mararanasan inyong katawan po yun. So every time you feel something bad, confess, I am the healed of God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. So, pero bakit maraming pa rin Christians ang patuloy pa rin depressed sa kanilang mga kaluluwa at nararanasan po nila yung sakit at karamdaman sa kanilang katawan? Well, ito po ang 7 Romans 8 verse 6. Take note, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life, or zoe, and peace, Irene. So, your soul is the deciding factor. Pansinin niyo po yung soul natin. It's the middleman. Spirit, we are spirit being who has a soul, who lives in a body. Nasa gitna po ito. So it's up to you. Saan po ninyo ilalagak ang inyong panahon, ang inyong tuon? Sa inyong katawan, sa inyong flesh? Of course, ang operate, nag-ooperate po siya based on sight, sa inyong feelings, so sa inyong pong five senses, which could bring death. Di ba? Pangkaraniwa, kaya po ang mga tao nananahimik kasi meron silang hindi nararamdamang maganda.
At kapag sila po yung pinapasok na yung mga masasamang thoughts sa kanilang isipan, pansinin nyo, nananahimik na lang po yan. Alam nyo, ito po ang pinakamagandang recipe para kayo po ay madepress. Ito yung panahon na gusto mo mag-isa na lang, ayaw mo na may kausap, ayaw mo na kikahalubilo sa maraming tao. Good recipe po ito para kayo po ay madepress. At pag kayo po ay gusto nyo nag-iisa, ayaw nagsasalita, hindi ka na nga nagko-confess, meron po kayo maririnig ng iba't ibang mga salita. At kapag ito po ay lagi pong ninyo napapakinggan, of course this is negative, kukultihin po nito ang inyong isipan. Dadali po ito sa inyong damdamin. Maapektuhan ninyong kalooban. At magmamanifest or maihahayag po ito. Magflow po ito. Itong negative effect po nito sa inyong katawan, which is sicknesses, diseases. Constant fatigue. Napapansin po ninyo, matamlay po kayo. Pero hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Samantala, meron pa tayong choice. Ituon po natin, dito ba kayo sa flesh that brings death, or sa spirit which brings life and peace? Dito tayo. Diba? So kung hindi, hirap po kayong mag-declare, I suggest, makisama po kayo sa mga kagaya nyong ng pananampalataya para meron kayo nakakasabay. Kami po mag-asawa, basically, every day, we have this devotion. Bisa pa nagpe-prepare po ako ng devotion para sa programa. Ay, sineshare ko po ito kay Mami Jo. Nagpapalitan po kami ng aming mga mensahe na tanggap sa Panginoon. At doon po dumadaloy talaga namang punong-puno ng kagalakan. So ano pong ginagawa namin? Tinutuon namin sa mga ginawa ng Diyos sa aming buhay, ang aming usapan. At napupuno po ang aming kaluluwa. Kaya talaga naman po hindi mo may iwasan na lalago po kayo. Mararanasan po ninyo yung tinatawag na life and peace. Meron kayong kapayapaan sa inyong isipan. At ito po ay dadaloy, magmamanifest ng life sa inyong katawan. Hindi po kayo nagkakasakit, bagkus punong-puno po kayo ng kalusugan. So, saan po natin ibubunto na ating panahon? Sa inyong flesh or sa spirit? Once again, basahin po natin Romans 8 verse 6 and then we'll end. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. So, walking in the spirit, ang sikreto pala to walk in the spirit is to set your mind on the spirit, because it brings life, Zoe, and Irene, peace. Ito yung susi, mga kapatid. So mga kapatid, as we end, importante po na tayo po yung nag-aaral, kaya nga po tayo nagkakaroon ng Bible study, and I'm inviting you, kung kayo po ay wala pang Bible study group, meron po tayong Bible study online every Tuesdays and Wednesdays, kung saan ay pinapalago po natin ang ating kaluluwa. Now, ano pong ibig sabihin ba ng paglago bilang isang mananampalataya? Akala po kasi ng mga mananampalataya, at dito na po tayo matatapos. Kapag tayo umaatin ng church, ay ibinibigay po yung Ten Commandments. You have to do this para malugod sa iyo ang Diyos. Gawin mo to para pagpalain ka ng Diyos. Hindi po yun ang gospel. Ang gospel po, because of what Christ did on the cross, pinagyaman na po ang inyong espiritu. The spirit is life because of righteousness. Now, nagkakaroon po tayo ng Bible study dahil pinapaunawa po sa atin ng banal na espiritu kung ano po yung nangyari na sa ating mga espiritu. At dahil dito, kapag kayo po yung umaattend sa tamang church, sa tamang Bible study group, it kinukwento po sa inyo ng inyong mga pastol, ng inyong mga under-shepherds, of course sa panguna ng banal na espiritu, kung ano po yung mga nangyari na sa inyong espiritu para maunawaan ng inyong mga kaluluwa, para magbigay po sa inyo ito ng kapayapaan, or Irene in Greek. At kapag meron pong kapayapaan ng inyong espiritu, believing na ang inyong pong konsensya because of the finished work of Christ on the cross, pinaging malinis na. At wala na pong galit sa inyo ang Diyos, dahil po ang lahat ng galit niya ay ibinunto na niya sa katawan ng ating Panginoon Hesus Kristo. So napapagyaman po kayo, okay. Ako ay isa ng may malinis na konsensya dahil ako'y born again Christian, at dahil malinis ang aking konsensya ay sangkap na aking espiritu. Kaya naman ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan na sa aking born again spirit. So ako'y pinaging malinis na. Dahil po sa dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. So ito po ang kinukwento dapat sa atin, ating mga pastol, na ating mga under-shepherds, na ating mga pastor, na kagaya ko. Pinagyayaman po yung katotohanan na mga ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung sa ating espiritu na buhay na buhay na. At kapag naunawaan po ito ng ating kaluluwa, kung saan naroon po yung ating isipan, damdamin at kalooban, di ba nagbibigay po ito sa atin ng kapayapaan. Kaya po wala nang po ang depression. Kaya naman dahil punong-punuhan ng kapayapaan, alam mong kakampi mo ang Diyos,
He is for you and He is not against you. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi mo mapigilan na maging masaya. At ito po ay maipapahayag sa inyong katawan. Ano pong kapahayagan ito sa inyong katawan? Kalusugan. Kaya punong-puno ka ng lakas. Ano pong ginagawa ng taong punong-puno ng lakas? Eh dahil po nararanasan niyo po ang buhay at kapayapaan, hindi mo maiwasang i-confess ang kabutihan ng Diyos. Kino-confess po natin yung ating spirito. The spirit is life because of righteousness. I am the righteousness of God in Christ Jesus. So kapag nauunawaan po natin ito, saan po tayo bumabaling? Sa flesh or sa spirit? Sa spirit. As a believer, hindi po tayo lumalakad sa flesh. Lumalakad po tayo, we walk not by sight, but by the Spirit. Kinikilala po natin yung mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, hindi ka na yung uri naman na nampalataya na bigo sa buhay. Hindi ka na yung nag-iisa, hindi kumikibo, bagkos tayo po'y punong-puno ng mga kapahayagan. Bakit? Dahil naiunawaan po natin ang mga ginawa ng Diyos sa ating Espiritu dahil kay Kristo Jesus. So, napapagyaman po yung ating kaluluwa. Muli po, wala na pong puwang ang anumang depression. Hindi na kayo nag-iisa. Gusto niyo na makipaghalubilo. Kapag may on-site, gusto niyo nag-church. Bakit? Gusto ninyong nagiging bahagi ng isang Bible study. Kasi punong-puno ng kapayapaan ng inyong kaluluwa. At gayon din po, dahil punong-puno ng buhay inyong katawan. Aba, hindi mo lamang yung ubusin para magpahinga sa loob ng bahay. Kapag may pagkakataon, may on-site, lumalabas po kayo. Or may pagkakataon, makapag-evangelize, nag-evangelize po kayo. Bakit? Nag-uumapo po ang buhay at kapayapaan sa inyong kaluluwa at sa inyong katawan. Dahil nga po, sa buhay na meron po tayong zoe sa ating espiritu. The spirit is life because of righteousness. Amen. So, paano po ito magmamanifest po sa atin? Paano po natin ito tinatanggap bilang pagbibigay pa ng luwalhati sa Diyos at binibigyan po natin ng balor ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo? I-confess po natin ito every single hour, every single day. Kapag lalo tigit sa mga panahon kayo po yung nanlulupay-pay, confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. And by doing so, you are giving so much value sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! So this is walking in life and peace. Kaya po mapapansin niyo po sa inyong mga sarili, punong-puno kayo ng buhay. Wala pong puwang ang kalungkutan. Bagaman may problema, may pandemya, pero hindi po tayo nabubuhay dito. Kaya nga po nagiging pagpapala po tayo sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala, dahil napapansin nila, sandali lang, pare-pares tayo sa mundong ito, but parang iba ang dating mo, iba ang aura mo. Punong-puno ka ng buhay at kapayapaan samantalang kami. Parang konting isang pirma na lang ng ano eh. Di ba? Ay bumibigay na kami at hindi kami makasmile. Pero ikaw, parang wala kang problema. Because sabi mo sa kanila, ito ang kaibahan ng merong Kristo sa ating mga buhay. At naging dahilan din po yon na hindi mo namamalayan, nakakapag-evangelize na po tayo. Ang buhay niyo pa lamang po ay nagsusumigaw na sa kabutihan ng Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mayamang salita. Alam mo kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, marahil ay sa mahabang panahon ay nararanasan mo ang kamatayan at kawalan po ng kapayapaan. Yung kabaligtaran po ng dulot ng ating mga pinag-uusapan. Dahil kayo po ay wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos. Ito po ay natural lamang po na mararanasan ng isang taong walang relasyon kay Kristo Jesus. Kabatayan at kawalan ng kapayapaan. Pero hindi pa po huli ang lahat. Dahil gusto po kayong iligtas ng Diyos mula po sa ganitong buhay, sa ganitong pakiramdam. Gusto po ng Diyos na lumakad din po kayo sa kapayapaan at sa buhay na ito po lamang ay maiya matatagpuan natin kapag tinanggap natin ang paanyaya sa atin ng Diyos. Tanggapin po natin bilang Panginoon at tagapagligtas ang kanyang bugtong na anak. Sabi po ng Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. Ito po ang susi pala. Saved, kasama po dito yung tayo po iligtas mula po sa kamatayan na dulot po ng kalungkutan na ito at kawalan ng kapayapaan dahil po ng mga takot na dumaraan sa ating mga buhay. So kaibigan, I'm inviting you to receive Christ as your Lord and personal Savior. So sasabihin nyo marahil, Pastor, ano pong gagawin ko? All you have to do, sabayan nyo po yung aking panalangin. Ano man po yung mga salita aking bibigkasin, ay sabayan nyo po ako, i-confess po natin ito, i-declara po natin ito bilang kapahayagan na tayo po isumasang-ayon
na tinatanggap po si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pwede po ba yan? Sige po, banggitin niyo po at sabihin niyo po yung mga salitang ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y walang kakayahan, hiwalay po sa inyo. Ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. At naniniwala po ako, ikaw lamang ang nag-iisang tagapagligtas na kinakailangan ko. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo na ang lahat na aking mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay inangkin mo sa iyong katawan bilang iyong paraan ng pagtutubos sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inilalaan mo na sa akin ngayon. Inaangkin ko po ito. At salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung nanalangin po kayo ng panalangin ito ay congratulations. Ito po ang layo sinasabi. Dahil ito po ang katotohanan. Dahil ito po ang pinakamainam na pagpapasya na ginawa po ninyo sa inyong mga buhay. So, ibig sabihin, patuloy po kayong mag-aral. Samahan niyo po kami nang sa gayon ay maunawaan po natin kung ano po itong buhay na ito para hipuin din po ang inyong kaluluwa sa pamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tawag po dito ay anakaino, renewing of the mind, para po ma-unlearn po natin yung mga natutuhan natin sa mundo. At tuturuan po tayo ng Panginoon paunti-unti. Proseso po ito. At nang sa gayon, dadali po ang kalusugan sa inyong mga katawan. Amen. At gusto ko rin pong ipanalangin ating mga kapatid sa ngayon. Marahil kayo po isang mananampalataya. Pero for the longest time, di po ninyo nararanasan na kapahayagan ng buhay at kapayapaan. Pero I believe, mula po sa ating mga pinag-usapan, ay napalaya na po kayo. Bunga po ng mayamang biyaya sa atin ng Diyos. Gusto ko po kayong ipanalangin. Bago po tayo dumako sa ating communion, pwede po ba yon? Sige po, gusto ko po ay ipanalangin. Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito. At sa pagkakataon kung saan ipatuloy mo kami pinagyayaman sa mga katotohanan ng iyong mayamang salita. Salamat, Lord, that hindi pa huli ang lahat. Kami po'y pwedeng lumakad sa buhay at kapayapaan kapag inangkin po namin ang mga katotohanan na sa aming espiritu naganap po ang isang kamangha-manghang bahay kung saan nagkaroon po ng regeneration. Ang dati naming patay na mga espiritu ay binuhay na. At dahil dito ay ang aming pong mga ang sangkap na aming espiritu ay buhay na rin. Ganyan din po, Panginoon, aming konsensya. Kami po'y lalakad sa buhay at kapayapaan na inilaan na sa amin ng Banal na Espiritu. At ang siyang Banal na Espiritu na bumuhay mula sa kamatayan na aming Panginoong Jesus, na siya rin po ang magbibigay buhay sa nagbibigay buhay sa aming espiritu dahil po sa itinuring mo na kaming matuwid sa iyong harapan. Ito rin po ang magbibigay ng buhay sa aming mga kaluluwa. Kaya wala na pong dahilan, wala na po ang anumang depresyon. Kaya kay Panginoon, dinadalain ko ang kapatid na ito kung siya po'y nakakaranas ng depresyon, ng pangungulti na kalaban sa kanyang isipan. In the name of Jesus, katapusan na po itong oras na ito para siya po ay mag-suffer mula sa depresyon dahil dumadali na po ang buhay na ito mula sa kanyang espiritu patungo sa kanyang kaluluwa. At ganyan din, Panginoon, ito po ay dadaloy sa aming katawan. Manifestation po nito ay ganap na kalusugan. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay at kapayapaan na idinulot sa amin ang mga katotohanan ito. At dalayan ko rin po sa kapatid na ito, anuman po ang kanyang pangangailangan ay inabot mo na dahil kami po ay mahal na mahal po sa inyo. Salamat, O Diyos, salamat aming Ama sa araw pong ito. Kung saan sa aming pananambahan, nakakamit po namin ang kalayaan at mula po sa iyong biyaya, kami po ay napapalaya. Salamat sa mga katotohanan ito. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. At sa pagkakataon pong ito, kaya po na aking paanyaya kanina, ay kunin na po natin ating mga tinapay at isagawa na po natin ang pagtanggap ng Holy Communion. Ito pong tinapay na ito ay nagpapahayag o isang napakadakilang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan doon po sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng masasamang bagay ay tinanggap po niya sa kanyang katawan. Latay, suntok, bugbog ng katawan, kasama po ng lahat ng sakit at karamdaman, including COVID-19. Kasama po nitong bagong variant ng COVID-19. Wala pong nakawala sa katawan ng ating Panginoon. So every time we eat this bread, kinikilala po natin na ang lahat po ng sakit ay dumako at tumapo na po sa katawan ng ating Panginoon. And then He cried out, "It is finished." Tinapos niya na po iyon. Ibig sabihin, ang kinin po natin, ang ganap na kalusugan. So sabihin natin, Panginoon, salamat sa tinapay ito ay kinikilala ko na ako iyon ang pinaging malusog. Bangitin niyo po ang inyong mga karamdaman, pinagaling na sa aking karamdamang ito. Kainin po natin ang tinapay.
Samantala, ang saro naman po ay kapahayagan. Ito po ay dakilang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Matthew chapter 26, verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." So every time we partake of the cup, tayo po dapat ay conscious sa ating kapatawaran, sa ating pagiging matuwid. Wala na po tayong consciousness or conscience of sins. Amen? So every time we partake of this cup, uulitin ko po ah, dapat hindi na po kayo nakukonsensya ng inyong mga kasalanan dahil lahat po na ating mga kasalanan ay pinagbayaran na once and for all doon sa krus ng Kalbaryo. Once again, sabi na Matthew 26, verse 28, si Jesus po mismo nagsasalita dito, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many." Anong purpose po? For the remission of sins. It's not for the remembrance of sins. Amen? It's for the remission of sins. So, as we partake, kinikilala natin, Panginoon, salamat po na ako'y pinatawad mo na. Let's partake. Let's pray. Aming Ama, aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kapahayagan na ito na inilaan mo sa amin. Tinapay, kapalit Panginoon, ng iyong katawang nabugbog sa krus ng Kalbaryo ay ganap po na kalusugan para sa aming mga katawan. Ang saro bilang dakilang simbolo na iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo kung saan ay naganap para po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa mga katotohanan ito. So ilaman po ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan for joining me sa atin po online na worship celebration. Tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating pananambahan. Pero bago po tayo magtapos ay nais ko pa rin po kayong imbitahan. Patuloy po kaming samahan every Sunday at 11 in the morning. Siyempre pa sa ngalan po ng pumubuo ng Solution Grace Church, ako po inyong nakasama at patuloy na kasama, and my name is Laverne Duhot. At bago po tayo matapos bilang bahagi pa rin po na ating pananambahan, ito na po yung panahon na ating pagbibigay. Maraming salamat po sa mga kapatid natin, saan man po kayong lugar, saan man po kayong panig ng daigdig. Kung kayo po ay napapagpala ng inyong ministeryo na papakinggan sa mamagitan po ng ating broadcast ng Solution Grace Church, pwede niyo pong ibigay ang inyong mga tithes and offering. Kung kinikilala niyo po ang ating church bilang inyong home or local church, pwede niyo pong ibigay sa ating ministeryo ang inyo po mga tithes and offering. Pero kung kayo po may mga sariling local church, marapat lamang po na sa inyo po mga local church at home church ibigay ang inyo po mga ikapu. Pero kung gusto niyo pong pagpalain at maghandog po sa ating gawain at ibigay po ang inyong mga tithes dahil kinikilala niyo po ang Solution Grace Church bilang inyong local church, ito po ang paraan para ibigay po ang inyong mga tithes and offering sa pamamagitan po ng ating GCash. Ito po yung number 0906-055-7821. Once again, 0906-055-7821. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At kung kayo po ay napagpala sa ating mga napakinggan sa ating pananambahan, at dalayan ko po na maging kaagapay po namin kayo, i-share po ninyo yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga kakilala at mga kapamilya. Nang sa gayon ay may matuntun pa sila ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Amen. So maraming salamat po once again at kayo po ay aming nakasama. Bilang pagtatapos, sinibitan ko po kayo, pwede po ba natin itaas sa ating mga kamay sa ating pagtatapos pansamantala? And let's pray. Aming Diyos at ang mamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa nakalipas na isang oras kami po ay napagpala ng iyong mayamang salita. At sa pamamagitan po ng iyong biyaya, kami nga po ay napalaya mula po sa aming mga maling mga nakagisnan, mga katuruan. Salamat sa iyo, O Diyos, dahil mula po sa iyong mga salita, nalaman po namin na maari palang dumaloy ang buhay na nakamit po namin sa aming espiritu. Dahil kami po ay itinuring ng matuwid sa iyong harapan. At kapag kinikilala po namin ito bilang isang nakipag-isa na kay Kristo, maari po namin maranasan ang buhay nito sa aming kaluluwa. Kung saan, Panginoon, kapag kami po ay nagkaroon ng kapahayagan ng mga katotohanan ito, wala nang puwang ang anumang kalungkutan o depression sa aming kaluluwa. At kapag ito rin po ay mangyari, mararanasan po at magmamanifest po ito, magkakaroon po ng kapahayagan
ang kalusugan naman sa aming katawan. Salamat o Diyos mga katotohanan ito. At sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, talayan ko po ang kapatid na ito na sa buong isang linggong ito ay patuloy po niya maranasan ang iyong paggabay, ang iyong proteksyon sa aman po kami lugar na pupunta sa aming mga trabaho. Salamat sa iyo aming Ama dahil ang pangako mo sa amin, patuloy mo kaming gagabayan at aangkinin po namin dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami po ay kinasihan na, kami po ay lubusan ng pinalulugdan at pinaburan na dahil sa Kanya. Kami po ay pansamantala mag-iwahiwalay, taglay po namin ang kagalakan, ang proteksyon, at anuman po Panginoon ang mga nagkalat na iba't ibang variants ng COVID-19, in the name of Jesus, kinikilala po namin. Dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, kami po ay patuloy mong iniingatan at mararanasan po namin ang mga pagpapalang ito bilang makatotohanan sa aming buhay ngayon at sa buong isang linggo ito. At lahat po na aming mga gagawin, iisipin at paplanunin at hahawakan ang aming mga kamay ay sadyang pinagpala na dahil kami nga po ay sadyang pinabura na dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat po o Diyos. Kami po ay nagpapasalamat at binibigyan namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo lamang sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. At pagkita-kita po tayo next Sunday, of course, sa isa na namang online worship celebration. Stay blessed. Bye!